Ibabahagi ko sa inyo ang 10 atletang Pinoy na nag-uwi ng mga parangal dito sa Pilipinas noong unang panahon pero hindi nyo alam. What's up guys and welcome back to my channel. Peace. And guys, welcome again sa ating panibagong top 10. Okay? So sa episode na ito, papakita natin kung ito yung top 10 na hindi mo alam. Okay? Siguro hindi pa kayo nabuhay or hindi sila masyadong naging sikat mga panahon nila. Ito ay ayon sa Filipino.net. Okay? So punta na tayo sa number 1. Number 1 is si Teofilo L. Defonso. So si Teofilo L. Defonso ay mayroong palayaw na Ilocano Shark. So from the word shark, so alam niyo na kung anong sports niya. So siya ay isang swimmer. Isa siyang 3-time Olympian. So napanalunan niya ang unang bronze medal niya noong 1928 sa 200 meter breaststroke event. Okay? So sa Amsterdam Olympics, no? Kailan yun? 1928. So hindi niya pa talaga alam yan kasi wala pang World War II. Ang second naman is noong 1932 sa Los Angeles naman yun na Olympics. And his third and final appearance was in Nazi Germany, 1936. So ayan si Teofilo L. Defonso, ating atletang Olympian na Pinoy. Okay? Na swimmer. Ayan. So, alam niyo bang self-taught lang yan siya. Hindi yan talaga siya nagkaroon ng sarili na trainer. No? So, saan siya nagsiswimming? Ayun dito sa Filipino. Siya lamang ay nag-ensayo sa pool or sa mga sapa. Ayun. Sa mga ilog. So, at siya rin ay nabantog bilang father of the modern breaststroke. So, alam niyo siguro yung mga breaststroke na uri ng paglangoy. Hindi ko alam kung tama yun, no? Ayan, guys. So, number two, si Paulino Alcantara. Si Paulino Alcantara ay isang hardcore of football. Okay? So, football, so alam niyo, soccer. So, Filipino had already made waves in the international football scene long before the event of the ASCALs. So, sa iba sa panahon ngayon, ASCALs ang namamayagpag bilang mga representative ng Pilipinas. So, dati si Paulino Alcantara. So, si Paulino Alcantara isang half Filipino, half Spanish from Iloilo City. Okay? So, yun siya. Siya yung first Asian to suit up for a European football club, FC Barcelona. So, he was the youngest player ever. So, sa panahon niya. So, ayun. During his career, Alcantara became known as the net breaker. So, si Alcantara, si Paulino Alcantara, ay binansagang bilang isang net breaker. Uso na talaga niya dati yung mga palayaw, diba? Yung parang pangalan, tapos parang Manny, Pacman, Pacquiao, mga ganun ba? Efren yan, Bata, Reyes, mga ganun ba? So, siya ay binansagang net breaker. After one of his goals, actually pierced through the net. So, kalain niyo yun, ganun katindi yung sipa niya. So, ayun. Siya yung may pinakamataas na score. Goals. 369 goals. Pero, natalo siya or na-broke yun ni Lionel Messi in 2014. Yung record ni Alcantara. So, number 3, si Anthony Villanueva. Si Anthony Villanueva ay isang 19-year-old hailing from Cabuyao, Laguna. So, si Villanueva ay sumali sa Tokyo Olympics noong 1964. So, ano yung sports niya? He is the first Filipino to win a silver medal in the Olympics. Sa anong sports niya? Sa boxing. Okay? So, after his team, Villanueva went pro but became unsuccessful. So, he tried his hand in acting and did a variety of odd jobs, including becoming a cook, a
security guard and a boxing coach. So failing on hard times and suffering multiple strokes and ailments to his heart and kidneys. So Villanueva tried to sell his silver medal for ₱1 million silver, but in the end donated to the Philippine Sports Commission. So maghirap din pala itong si Anthony Villanueva kasi nga nagkaroon siya ng maraming sakit. Natalo siya, so pinalo siya ni muntik na siyang magkaroon ng gold medal, pero natalo siya ng isang Soviet Union Stanislav Stepashkin. So hirap kasahin ang pangalan. So lalagay ko na lang. So Stanislav Stepashkin. So in the finals by hairline, score 3-2. So almost pa silang 3-2 pang score. So siya ang so, kaya silver lang kanyang nakuha. Si Anthony Villanueva. Ayan, sa boxing naman yun. So ito si number 4, si Felissimo Ampon. Si Felissimo Ampon ay isang tennis player. Okay, siya isang tennis player, venerated tennis player. Ampon illustrious career saw him 44 tries. Okay, ayan. Si Felissimo Ampon ay meron din bansag. Siya ay tinawag na Mighty Might. Ayan. So, because he then shifted his sight towards international tennis, becoming known as Mighty Might. Ayun. So, at number 5. Ayan, si Serafino Garcia. So, si Serafino Garcia, a native Naval Biliran, holds the distinction of the country's first and only world boxing champion at the middleweight category. So, kailan yan? Ano pa? He won the middleweight title on October 2, 1939. So, wala pang World War II. So, ayun. So, si Serafino Garcia ay isang world boxing champion. So, bago siya nag-boxing, so siya muna ay naging baker sa Cebu City. So, magaling pala talaga ito si Serafino Garcia. So, at siya din yung nagpauso ng bolo punch. Alam niyo yung bolo punch? Parang pinakita din yun sa, parang sa isa sa mga YouTube videos. Yung mga bolo, mga kinds of popular punches. So, bolo punch. Bolo punch. So, siya pala ang may pakanan. Number 6. Ayan, Simeon. Si Simeon Toribio. Si Simeon Toribio ay isang Olympian pa rin from Zamboanga. Ayan, siya ay galing sa Zamboanga. A 3-time Olympian with a bronze medal and a 5-time gold medalist in Far Eastern Games in the Pride of Zamboanga. So, ayan. So, he was from Zamboanga. So, kailan yan? According to an anecdote by sports writer George Afable, Toribio could have very well won the gold medal and not the bronze medal during his second Olympic appearance at Los Angeles Games in 1932 if he hadn't been bothered by the call of nature. Ayun pala. So, kaya pala siya nakakuha lang ng second appearance niya, nakakuha lang siya ng bronze medal. Kasi nga, dahil sa call of nature. Sayang. Pero, naging sikat naman siya, siguro sa panahon niya. So, dahil nga, siguro, constipated yung chan niya, wala pa siguro mga gamot. Meron na siguro, pero... So, Toribio would also be honored as Asia's greatest athlete in 1931's accomplishment. Hoy, naging ano pala ito siya? Naging lawyer. At naging representative of Bohol's second district after sa Olympics. Maganda, maganda. Punta na tayo sa number 7. Ayan. So number 7, si Heidi Coloso Espino. Si Heidi Coloso Espino, known as Asian Swim Queen. Asian Swim Queen. The Iloilo, so taga Iloilo siya, native holds the distinction as Filipino athlete with the most number of medals in the Asian Games. So during her careers, 1950s and 1960s, so meron siyang... total 10 medals. So, meron siyang 10 medals participating in 1954, 1958, and 1962 edition of those medals. 3 were gold, 3 gold, 5 silver, at 3 bronze. Her gold medals came from the 100
meter freestyle and butterfly events. Oh, ang hirap ng ano ha, butterfly events yan. Tapos naka-gold medals pa siya. Gold medal pa siya. So, ayun. So, yan si Heidi Coloso Espino. Isa siyang magaling na swimmer noong panahon ng... panahon niya. Ayan. Punta na tayo sa number 8. Number 8, si Mona Sulaiman. Si Mona Sulaiman ay isang runner, fastest woman. So, before Lydia De Vega, so siya siguro yung kasalukuyan na ano, sikat na runner. So, known as Asia's fastest woman, there was Mona Sulaiman. So, born in Cotabato, Sulaiman's potential was track and field athlete. A two-time Olympian, Sulaiman would earn her fame during the 1962 Asian Games in Jakarta. So, she became renowned for being the first Filipina to win 3 gold medal in a single event, as well as being Asia's first double gold winner. She won the 100 and 200 meter dash, as if those weren't enough. She also won a bronze in the shot put event. So may ano pala siya, kasali pala siya sa throwing events din, shot put. Ayun. Punta na tayo sa number 9. Ayan, number 9. So si Olivia Ku. So ayan, aside from Paeng pala yan. Paeng Nepomuceno, no other Filipino holds so much prestige in the world of bowling as Olivia Bongko. Parang si Senador Bongko ha. Olivia Bongko. So, nung elementary ako, sikat ito si Paeng Nepomuceno sa larangan na bowling sports. So, bago pala si Paeng Nepomuceno, so meron tayong babaeng atleta sa bowling. So, siya si Bongko. Not Bongko, Olivia Bongko. Honestly, we cannot even begin to list down the number of titles and awards who accumulated during her career as a bowler. Began in 1970s, so hindi pala nila masukat. Kasi nga, sa dami ng kanyang award, or sa dami ng medal na siguro na ito, having amassed 37 golds, 23 silver, and 17 bronze medals when she played for the Philippine national team. She is known as the country's most the medaled athlete ever. Ayan, sa dami ka naman ng kanyang gold, no? Pinakyaw niya yung lahat dati. Aside from that, she is also a Hall of Famer who holds multiple titles at the local, regional, and international levels. Ayan, Hall of Famer pala ito siya. At relatively young age of 17. So, ayun, not bad for someone na maraming titles, naging Hall of Famer pa at the age of 17. Ayan. At number 10, si Ben Arda. Ayan, si Ben Arda ay ang country's premier golfer. Finished her first in the Philippine Open of 1975, named Bantam Ben by the news writers because he stands 5 feet. Kaya pala tinawag na Bantam, so 8 daw. 5 feet and 4 inches, 5'4". Hindi naman yan masyadong, ano? Hindi naman yan masyadong pandak. And weigh only 125 pounds, taken at the, ayun, picture niya. So known as Bantam Ben and Toy Tiger for his diminutive size, Ben Arda is also arguably the Philippines greatest golfer so of his time. So taga San siya, taga Cebu City. So becoming one of the Cebu's top players and receiving invitations to become a club pro in Manila's WAC Golf and Country Club. So in time, Arda would become a country's undisputed pro, winning the Philippine Open 3 times, the Japan Golf Tour 4 times, and the Asian Golf Circuit in 1970. Aside from that, he became the first Filipino to qualify for the US Masters and the British Open, and also played in the World Cup total of 16 times. Ano yan, tsaka lipit, guys! Ayan. Pero, iilan lamang kung nakakaalam sa mga Pilipinong atleta natin. So, di ba, kamakailan lang, may nanalong ano ba yun siya? Ano ba yung tawag sa sports? Yung tumambling-tambling siya. Gymnastics, ayan. So, merong bago tayong gymnastics at saka yung Filipina boxer na from Russia. So, congrats! Ayan, we are so proud of you and we are happy na nakapag-uwi kayo ng bagong karangalan sa larangan ng mga sports na alam kong pinaghirapan nyo, pinag-usahin nyo pag-ensay. So, ito, sana sila itong 10 punto makilala rin ng mga kabataan ngayon. Hindi lang yung mga super sikat na mga team, Ascals, yung
So sa basketball, yung pantawag sa basketball, Gilas o Gilas Pilipinas, yung Dragon Boat Team, yung si Efren Bata Reyes, tsaka yung mga si Manny Pacquiao, yung mga sports mga ganun. So dapat alam din ng mga kabataan ito. Ayan. So yun lamang guys.